Alin ba yung pwede natin gawin service ngayong araw? Itong pula, itong itim na Bentley, o yung birding Lamborghini na doon? Jurassic Park. O, tag siya ng Uniqlo, mga bossing. Oh. Ay, ano yan? Transformer. Transformer. Sira-sira. Vintage na vintage yung datingan na. Eh. Vintage na vintage ang datingan ng ano na to. Sira-sira na siya. Oh. Sira-sira na lahat. Oh. So, ayan guys, yung mga bundok ang ginigiba ni Bap. Diyan na naman si Elf. Kahit saka po magpunta din sa Dubai, andyan si Elf. Eh. Isa sa mga nais ko last week, ito nakuha ko lang 20 dirhams, sinyek ko sa online, nasa $100 siya, nasa $92 siya mga bossing. So solid siya, alas wala siyang ka-issue issue, ayan o. Sobrang ganda pa nito oh, pagka nag-gumagawa tayo ng vlog o nag-ukay tayo. Wala akong ka-idea sa mga nakukuha ko mga items kung magkano ang presyo nila. So pag-uwi ko, tsaka ko lang tinitingnan yung magkano ano bang value nito nga nakuha ko, may mataas ba value nito, mabebenta ko pa ng mga ganitong price nito. So ngayon mga bossing, lalabas tayo uli ngayong araw na to, maghahanap naman tayo, mag-spend tayo ng 20 dirhams mga bossing para ngayong vlog na to. Titingnan natin yung 20 dirhams ay kung anong makukuha. Or kaya ba nating 20 dirhams to 2,000 dirhams? Kaya ba natin gawin ang puhunan na 20 dirhams hanggang 2,000 dirhams? So let's see tayo mga bossing kung God bless po. Ako to, may issue siya dito. Thick neckline siya. Vintage siya mga bossing na Adidas. Pero ano siya, parang paid na siya. Pinapina siya, minsan di mo alam nag-uukay ka, kuha ka ng kuha, kasi minsan yung emotion mo sa pagpili ng hukay, gusto mo makuha mo lahat ng mga inukay mo. Pag uwi mo sa bahay, jackpot ka pala. Gaya nito, oh, sobrang solid nito. Sabi ko, baka pwede ko pang gawa ng paraan to. Sabi ko, pag uwi ko, laban ko muna. Laban ko is dumami yung kanyang mga issue. Nagkaroon siya ng mga, ayan, punit dyan. Punit yung kanyang neckline. Ito talaga, nanginahin talaga ito kasi vintage Adidas to. Ito, vintage din siya pero random vintage lang to. Hindi kagaya nito talagang may, kahit hanggang kayo may value pa rin siya. Pero syempre, naiya naman akong ibigay ko sa magmamay sa akin nito. Pero talagang solid na ito. Thick neckline, cream ang kulay na ito. Solid tayo mga bossing. Solid hits talaga tayo. Sa vlog natin is nag-share tayo ng idea kung how to make money bilang isang OFW. Kahit hindi ukay-ukay ang gawin nyo mga bossing, maraming paraan dyan para kumita ng extra. Kung ano yung alam mo. Kasi ako nag-start ako dito, hindi ko man expect na mapupunta ako sa live selling. Wala sa isip ko yung live selling. Basta ako, nag-ukay ako, kumukuha ako ng items, pinupost ko sa YouTube, sa Facebook. Last week, naka-SF ako ng double black, gray underbrim, at isang Australian Tasmanian. Tommy Hilfiger, ayan, parang siya dad hat. RBCA. Yeah, September, ipopocus natin yung ating, ano, yung ating page, yung ating Instagram. Kailangan maayos ko na by before pa mag-September para pwede na kayong mag-mind doon or mag-pumili sa ating Instagram IG. Ako si Mang Doming din sa IG at ako si Mang Doming din na sa Facebook, mga bossing. So, pagka naayos natin doon na kayo kukuha ng mga items ko. Mga bossing, marami na tayo mga kartis na nakuha ng NASCAR. Ngayon, nakakuha naman tayo ng NASCAR na pantulog. Ayan o, pantulog mga bossing. Size large all over print ng ano ng Dale Jr. NASCAR solid. Ito yung mga nakuha natin ngayon, Santana hard tag ng Santana, size XL siguro to. Ito si Santana, bata pa si Santana dito. Carlos Santana, Los Lonely Boys. Ganda ng print. Ito yung kanyang pinakabakit. Ito yung mga events na pinuntahan nila. 2005 pala to. Harley naman. Size large naman ang Harley na to. Bago pa to. Ayan, 1999.
Ito yung pinaka-print niya. Yung may tag pa siya dito. Alas bagong-bago pa. Wala siyang bakit. Yung embroid na Nike. Ganda ng colorway ng Nike na to. May string siya. Ito yung kanyang pinaka-tag. Daming jacket pero naka-isa lang tayo na ano mga bossy ngayon. No? Naka-isang starter lang tayo. Size large. Ganda pa ng size. Windbreaker ito. Sana mawala pa to. Ito rin. Kaya starter tayo ngayon. Bagong-bago pa, bali ito lang yung pinaka ano issue niya. Makukuha siguro sa laba yun. Ito yung pinakatatak niyang starter. Tsaka yung hard tag niya dito. Yan ang ano niya. Tapos ito yung wash tag niya. Zipper. Kaya kumusta naman kaya ang zipper. Kuhayan natin to. At least naka-starter tayo. Tsaka ano, yung iba pa. Redskins. Sayan to Redskins na to. Hindi kinuha ng kabayan o. Medyo pwede yung kulay niya. Pambahay ko lang to, at least Redskins pa rin ang ano ang, at saka Reebok pa siya. Yun ang pinakamaganda dun. Ito yung player niya sa likod. So pwedeng-pwede. So ngayon may windbreaker na tayo. Meron pa tayong Redskins. Fingers on the side. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers on the side. Sweet Paul Excel na Pro Club. Ang laki, no? Ika ito ni, ano, ni Mechanic Soy Cloth. Meron din ako dito, may Bon Jovi ako dito na talagang may tag pa talaga. Printed tag siya ng medium na Bon Jovi. Gandang ipaporma. Warner Brothers size medium. Blue logo, blue color tayo mga bossing. Ito, Superman. Superman, eh, sobrang ano pa na ito. Sobrang solid pa ng print niya. Nasiguro siya ng mga libag-libag dito sa ano sa taas. Pero ang kanyang print mga bossing hindi man siya natilag sa ano sa tagal na ng panahon. Ito ang bossing vintage to. Presyo nito sa online ay $275 or dirhams. Ito pala ng presyo nito. Sex Pistol mga bossing. Nasa previous vlog natin 'yan. I-spend lang tayo ng worth of 20 dirhams. So ito medyo lumampas tayo ng 20 dirhams. Pero okay lang. At Muhammad, madali na ako last time. At nabenta na rin yun. Ayun lang magbasa dyan. Large to XL to. Cut tag siya mga bossy. Finis. Ayan. XL size. Ganda na. Bagong-bago pa. Alam nyo kasi nag-gits lang. Kasi talaga tayo. Kahit paulit-ulit natin sabihin na nag-gits lang tayo. Bumibisita tayo ng ukay, ng warehouse. Ipagin natin yung bulto. Pero ang pinaka plano ko dito sa aking channel na to, sa ginagawa kong pag-ukay-ukay, is parang ito na yung training ground. Paano masabi? Sige nga, subukan mo. Ko, pag uwi ko sa Pinas, ukay-ukay na yung gagawin kong business. Kasi parang, ngayon pinaka-training ko na to, ito yung ginagawa kong training ko na to. Nakakuha tayo ng rare early 80s, 70s Sid Vicious. Mga bossing, isang punk na banda no? From 70s nga hanggang 80s mga ito. Isang vocalist ng Sex Pistols. Punk ang kanilang tugtugan mga bossing. Pakinggan nyo yung mga tugtugan nila. Ang ganda ng tugtugan din nila. Ang ano ko lang dito ay meron siyang stain. Ayan o, ito yung pinaka-stain niya. Ito yung sa likod niya. Actually mga bossing, ito binigay lang sa akin to. Hindi ko pa in-install, hindi ko na-install mga bossing. Inabot lang sa akin ng ibang lahi. Ewan ko kung anong lahi. Pero may Arabic yung nagbigay sa akin na this for you, sa ganun sabi sa akin. Nung inabot sa akin to, wala lang ako. Tinanggap ko lang sa kanya. Okay, thank you boss. Nung tinignan ko, sabi ko, normal lang siya. Pero ang sabi sa akin, nung nagbigay sa akin, check my brother, it's a single stitch, sabi nga sa akin. So nung sinabi single stitch sa akin nung nagbigay sa akin, na bigla ako nagkaroon ng interest, sabi ko, single stitch? Ayos ah, pag uwi ko sa bahay, tinignan ko ang presyo. Wow, ang presyo talagang wow. Mapapawaw ka sa presyo nito mga bossing. Dahil meron siyang presyo, meron 725, 750 dirhams. Big time natin is na presyo na 1,524. Pero ito, rare pistol mga boss. White color pa siya. Kumbaga, paano pa to? Kung naging black to na yung karamihan na kinukuha ng mga tao ngayon. Yung gusto nila, mga black na bantis. Ito, white pa to. Nasa 1,524.
24. So, tingin nyo ba guys, kaya bang ibenta ng ganung presyo? Paki-comment down below naman po para malaman natin kung kaya natin ibenta ng ganung presyo. O ay Excel made in the USA. Ayan o. Sorry, tagi niya o. Ito nakasura sa likod. 50% cotton, 50% polyester. Not bleach. Ayan, do not bleach daw. Paano kung matatanggal yung stain niya dito sa gilid? Sana mabibenta kita ng 1,524. Ang ano ko lang dito is medyo manipis siya. Mga mong tanong nga, bakit ang mahal ng damit ni Sid Vicious? Ito talaga makakabawi tayo dito. Kasi napaka-solid pa rito mga bossing. Ayan, wala siyang back heat. So, kasama na nga Sid Vicious Death Note. Ayan. Sobrang nakakapagod yung ano, mag-ukay ng magharap ng items dito sa Dubai. Kasi pagka hindi ka nakakuha sa isang lugar, for sure nalilipat ka kasi hindi ka may umuwi ng ano, ng walang items talaga. So talagang nilalagari namin either sa warehouse or sa mga store. Pero hindi lahat mga bossing, kasi hindi naman namin lahat kaya puntahan yung mga ukay-ukay, lalo yung mga malalayo na. Usually kung saan kami malapit, doon lang kami parating kumukuha mga bossing. Ayan. So guys, thank you very much at subscribe to my YouTube channel. My comments down below. Nakita nyo naman yung mga pricing ng mga items na pinakita ko. Ganda talaga na itong ano. Sobrang laki lang talaga. Oh. Sukat ko nga to. Kaso naka pure black na ako na ito. Pure black na lang ako. Oh. Naku, ganda pala na ito. Oh. Oversize. Tayo yung Spider-Man, classic Spider-Man glow in the dark. Ayan, maya. Kaso bakit ang baba ng pricing nito? Wala naman siya ka-issue-issue. Ang ganda-ganda ng ano. Ganda-ganda ng dimes nito. Oh. People say I'm amazing. Oh. Pero bakit ang presyo nito is nasa 7 o hanggang $17. Maximum is $200 ang presyo nito. Mabubulo ng pako sarili ko laway. Ayan. Toronto Blue Jays tayo mga bossing to. From brand 47 size large. Ito, kahit may mga value to, may mga value to. So, naka isang Death Note tayo, ayan o. Pinanood ko tong Death Note na to. Actually, mga bossing, tong Death Note na to. Siguro, mga 3 years ago or... basta, pinanood ko tong Death Note na to. Alos matapos ko na siya. Pero ang ginawa ko, nag-stop ako. Kasi ang story ng Death Note is... ang hirap pa panoorin ng Death Note. Kasi, siya yung... siya yung gumagawa ng paraan, bawa may gusto siyang may gusto siyang patayin. Siya yung nagsusulat, susulat niya kung saan ka mamatay, kaya na ka mamatay, anong oras ka mamatay. Printed tag lang siya mga bossing. Death Note na printed tag, Ripple Junction XL. Wow, bihira to eh.